Ikaw ba, naging biktima ka ng fake news? Sabi ko, that is totally destroying who I am. Yun. And then, nasundan nyo ng another more controversial things that happened into my life. Which is? Sa kauna-unahang pagkakataon, ako yung first na beauty queen na nagpakita ng frontal nudity sa screen. Yung sama ng loob, tanggap ko naman na hindi ako accepted. Mas siguro nasaktan yung mga katabi ko sa na-witness nila. Kasi pinapaalis nila ako sa upuan ko. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amor. Sa araw nito, mga kaibigan, ay sana naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Former beauty queen, award-winning actress, a painter, a controversial personality. Mga kaibigan, based in the US, Maria Isabel Lopez. Hello! Hello! It's good to see you again, Aster. Oo nga, I know. Kaya nga, di ko na nga matandaan kung kailan tayo huling nagkita because you're based in the US na eh. Yeah, diba? I'm back. Every now and then, I come back to the Philippines. Siyempre naman. Ang nakakatuwa lang sa'yo, kahit naka-based ka sa Amerika, gumagawa ka pa rin ng proyekto dito sa atin. Yeah, basta worth coming back for. Umuwi naman ako. Yes. And I have to congratulate you, ha? I mean, you've come a long way since the first episode. Thank you. Millions lang nanonood ngayon. So, I wanna say hello and welcome to TikToks by Aster Amoyo. Thank you so much. At syempre sila, dahil sila ang sumusuporta sa atin. Don't forget to hit subscribe button. maraming salam. 1982. Yes. Binibining Pilipinas Universe. 40 years ago. Wow. Yeah. Ganun na katagal. Yung 40 years na ito, ano yung mga highlights na gusto mong i-share? Well, syempre, ang sa highlight ng 40 years is, nung manalo akong Binibining Pilipinas Universe, hindi ko naman tinago na ako'y isang sexy model. So, isa sa highlight ng life ko is yung how to have a crown on your head na anytime pwedeng tatanggalin sa'yo. Kasi muntik na ako matitrone. Naging controversial yun eh. Yeah, kasi sa history naman ng Binibining Pilipinas Charities, wala naman silang beauty queen na nagmo-model ng mga lingeries at bikinis. Kumaga, ang kanilang mga Miss Philippines, mga Binibining Pilipinas nung araw, eh medyo wholesome. Kasi ikaw na, dahil nagpapasexy ka lang, yun ang ano mo, kasalanan mo. Yeah, at saka kinakahon ka nila kasi ang advice sa akin nung magkaroon ako ng corona sa head ko is huwag ka magsuot ng sexy. Sabi ko, that is totally destroying who I am. That is destroying my personality kung kinakahon ka. I'm a free person and I'm a woman very much ahead of my time. I believe in freedom of expression. Kung gusto ko mag-plunging, magpa-plunging ako. Kung gusto ko mag-bikini, I will wear a bikini. Napakahirap ng i-groom kanila based on the image you projected before winning, na sexy model ka. Masyadong lectures. Every time I have interviews, parang lagi kang may bantay sa lakay dyan, may bantay dyan. Watching the words I have to say. Parang I mean, hindi ka free. Loss of freedom talaga. You don't wanna go to jail, di ba? Were you prodded or were you requested to resign I was requested to resign. Because of the scandal that happened. Bakit ka mag-resign? Hindi mo naman hiningi manalo. Binigay sa'yo yun. Ba't susoli mo, di ba? Tsaka may mga judges eh. Yeah, there were judges. Yeah. So I hanged on. It was an exhausting fight. Pero in the end, I was able to relinquish naman my crown. Natapos ko yung reign ko. Yun. And then nasundan nyo ng another more controversial things that happened into my life. Which is? Well, sa kauna-unahang pagkakataon, ang contribution ko sa industry is, ako yung first na beauty queen na nagpakita ng frontal nudity sa screen. Ito ba yung... This is the ECP film, Experimental Cinema of the Philippines movie, right, na Isla. That was the first time in the history of Philippine cinema. So yan, ang masasabi kong contribution na maipagmamalaki ko na ako yung una nagpakita ng frontal nudity. Kasi nung panahon nila Gloria Diaz, Elizabeth Oropesa, meron lang naman tayong mga wet look, kamison look ni Mother Lily. Right. Pero in my era, it was more the frontal nudity. Who would ever forget that isla? Talagang pinag-usapan yan, di ba? Imagine, fresh from being a beauty queen, di ba? Tapos biglang ito, ni-launch ka. Actually, you were launched in that movie, Celso Ad Castillo.
nung in-offer naman sa akin ng Viva Films yan, very clear naman sila sa proposal nila na I will be packaged as a sexy actress. Yes. Ano bang nauna? Working Girls? Nauna Sana Bukas Pa Ang Kahapon. Ah, yes, yes. With Lorna Tolentino and Hilda Coronel. Yes. And then nasundan niya ng Working Girls. After Working Girls, that's the time ni-launch ako sa Full Star ng Baya Isla. At nasundan na yan ang napakadami pang mga sexy pelikula. As far as I can remember, Maria Isabel Lopez, parang kakabit na or kakambal na yung kontrobersiya. Well, wala namang intention to catch the attention. Kaya lang, you're faced with that reality. Hindi, you cannot change your past. I was a sexy model before I became a Miss Philippines. Yes. Yeah. Tapos it was a mature decision when I decided to go all the way doing frontal nudity on the screen. Mm-mm. Because I wasn't a teenager or a 15-year-old. You were 25. I was a middle-aged woman. Right. Yeah. Siyempre, pag middle-aged ka, sane na yung mind mo, alam mo na yung pinapasok mo, hindi mo na kailangan impluensyahan. Hindi gaya ng mga batang sexy stars. Madaling impluensyahan yan ng mga managers. Magpakita ka anak, pakita mo itong mga kaluluwa mo, okay lang yan, sisikat ka, ganun. You're talking to a woman who is a college graduate. So kumbaga, I know what I was getting into, I know the consequences of those actions. Lahat naman ng decision may consequences, di ba? Pero anong naging suporta sa iyo ng parents mo? Kasi di ba usually, kumukontra yung parents eh. Ito yung decision mo, pero may kumukontra somehow, in your case. Hindi nila ako kasi pwedeng kontrahin. Kasi alam naman nila, I was a middle-aged woman. Siguro ko ikaw, underage, dependent ka sa magulang mo, pwede kang pagbawalan. But when you're independent, you're on your own, you have your own house, you have your own like work, career, decisions, you finish your college degree, kumbaga, nobody can stop you or control you anymore. I don't know if I'm saying the right term na wala kang pakialam. Wala kang ano kung ano sasabihin ng iba, this is my decision. Yeah. Ba't ganun kakatapang? Alam mo kasi balik-balik girl ako eh. Pag ikaw born and raised Sampaloc, in like Sampaloc. In Sampaloc, Manila. Yes. Maraming mga sigi-sigi gang at Sputnik gang. I guess it started nung bata ka pa, you walk to school. Every day na pumapasok ako sa school sa balik-balik Sampaloc, Manila, it's a struggle. Kahit saan ako magpunta, sinisipulan ako, susundan ako ng lalaki. Kasi maganda ka, sexy ka. Kung dahil sexy ako, susundan ako ng lalaki. It was a struggle. So minsan naglulongkat ako sa medyo likod. Ganon. So, I learned siguro to fight because of early struggles. Imagine, elementary ka pa lang. Sinisipulan ka ng mga lalaki. Kaya you learn to fight. So, by the time na I became full-grown woman, parang it's vengeance time. Sige, hinto. Magsisexy ako. Manood kayo ng pelikula ko. Libre pa, no? Hindi naman libre. Nagbabayad ay, nagbabayad sila. Umipila ngayon sa sinehan. Way back. Oh, grabe yun. Yeah. Pinilahan yung umipila, isa. Umipila mga kalalakihan nun sa mga sinehan. Nabanggit mo rin lang yung childhood mo sa balik-balik Sampaloc. Kumusta ka as a kid? It's not a very easy childhood kasi nga ang parents are separated, so I was raised by my mom, who is... Ilang taon ka noon? Ever since I grew up, siguro I would say 5-6 years old. Kumbaga, the father wasn't there anymore, and since my late father had other families, kumbaga, meron kang kahati sa expenses, so your life is not really comfortable kasi nga, walang excess, lahat naka-budget, ang food, hinahati sa mesa, kunyari may chicken, hahatiin yan sa apat na tumpok for the 4 kids, ganun. I became very creative when I was a young girl kasi nga, wala kang sobra, pag walang extra, walang pambili ng laruan. So what I do, I became creative, I made my own toys kasi nga, fine arts graduate ako. Yes. So mahilig ako mag-cut, I made my own paper dolls. Yeah. Apat kayong magkakapatid. Yes. All of you stayed with your mom or naiwan kayo sa mommy mo. Yeah. Was it not hard sa mommy mo na naging single parent niya, raising mahirap four kids? Mahirap kasi nga, she's a music teacher. She's an operatic singer. Hindi naman yung mayaman ng music teacher at saka ang operatic singer. So my dad supports our education, but there are other families pa. Kaya medyo deprived. So that was how childhood was. Naranasan nga namin na when I was young, magkakaroon ng Miss Universe for the first time sa Philippines. So kumuha kami ng TV na installment para lang makapanood kami. Yung black and white TV na yan, there was a time dumating yung kolektor, hindi namin nababayaran. So iniilit yung, kinukuha yung television namin. Pinupull out. Ang kinuha ng nanay ko, kumuha ng martilyo. Sige, pull out mo yan. Tingnan natin kung bakit kinabangan nyo yan. So pupukpukin niya sana yung
yung TV. It was not an easy life. It was a difficult life. So, nung nagdalaga ako, I became a survivor. Pag ilan ka sa apat na magkakapatid? Middle child. Middle child. So, may middle child syndrome yun. Growing up kasi, parang sabi mo nga, you were deprived so many things, di ba? Yeah. Gusto mo maglaruan. Walang extra for the toys. Wala kang pabili ng sapatos na bago. Tapos, hindi pa yun. Pag may kailangan ka sa school, pag dumarating yung dad ko, he visits us only once a week. Kailangan may listahan ka. Listahan mo, lilista mo dyan yung notebook, lista mo yung bag, backpack. Yung mga kailangan mo yan sa school. Pag pinresent mo yan, nakapila kami magkakapatid. Pag pinresent mo yung listahan, ini-edit pa yun. Oh, may notebook na dito. Bakit may notebook pa dito? You have to be ready to defend yourself. Sabihin ko, Daddy, yung notebook na isa sa mathematics yan. Itong notebook na isa sa writing yan, composition. Ano tong bag dito? Sabi ko, sira na kasi yung bag ko eh. Pre-present ko yung bag ko. Ini-edit, chine-check yung bag. Pwede pa yan, sa susunod na yan. That's why ang daming hindi nabigay yung luho. When it was time for me to raise my own kids, I really made sure na they don't have to walk to school. Merong school bus. I wanna make sure na they have the best of education. Mukha ni Tita Aster parang affected. It's okay. I mean, proud ako nung past na to. And I owe it to my past kung paano ako naging si Isabel ngayon. Magkikwento lang ako ng isang yugto sa life ko nung high school ako. So, nung high school na ako, madalas kinukuha ako sa mga maging Reyna, kukunin ka mag-Reyna Elena, kukunin ka mag-Reyna sa school, magkukunin ka na Miss UAAP, kukunin ka sa mga basketball teams. So, sabi ko nga, there's not enough extra. Kinukuha kang muse, wala ka naman budget for the gown. So, una kong tinatanong is, sino gagastos ng gown? Pag gastos mo, nire-reject ko. So, doon ko na-realize I'm growing up to be an attractive woman. So, by the time na nung high school na ako, they're giving the honor to the smartest and the most beautiful woman in campus as Miss Alma Mater. So, nung Miss Alma Mater in-offer na sa akin, sabi ko, aalis na ako ng high school, graduating na ako. Ang dami ko nang nireject ng mga offers, ng mga muse, ng mga maging beauty title holder ng ganito. Sabi ko, ginawa ko ng paraan para magkaroon ako ng gown. So, I went to my sister's cabinet kasi my sister has a long white gown, yung panganay namin. Kinuha ko yon, tapos niremodel na lang sa size ko. Everything was a challenge para lang magampanan ko yung gusto ko. Kasi I've been a dreamer, I've been dreaming also, wow, paano kayang maging Miss Alma Mater? So, ginawa ko talaga ng paraan. So, up to the last minute, recycled pa yung gown ko. Pero what's important is na-justify mo pa rin. Kumbaga, nakuha mo yung ano mo. Well, when I won the beauty title naman, sumobra naman yung damit ko. Sumobra sa mga gowns, designers were dressing you up. Saan ka nag-aral ng high school? I studied in Holy Trinity Academy and National University. Manila pa rin, Manila malapit. University and then, belt. And then I went to UP, UP College of Fine Arts. Yung nag-model naman ako before ako manalo ng Binibini, yun talaga, it was a top modeling group way back in the 80s. It's called the Gerard Peters model. Sexy talaga. Lahat ng mga sikat na artista natin galing dyan sa Gerard Peters model, namely Carney Martin, Lisa Lindogan, Ana Marie Gutierrez, Malu de la Fuente. Maraming nang galing dyan, even Barbara Benitez, the other sexy stars, Emily Lauren, galing lahat yan sa Gerard Peters. So I would say na I owe it to that modeling group kasi they develop your personality. They groomed you. So by the time na nandyan na ako sa Gerard Peters, dyan ako na-discover ng designer na si Rudy Fuentes para maging Miss Philippines. Oh, siya ang nag-anubali sa'yo. Siya ang nakakita sa akin doon. Pagkatapos ngayon, sabi niya sa akin, isasali kita sa Binibining Pilipinas. At siya ang nagdadamit sa'yo noon. Yes. Tapos sabi ko sa kanya, paano ako mananalo dyan? Sexy model ako. Sabi niya, hindi natin sasabihin. Pero hindi naman maitago eh. Lahat kasi ng nasa production ng Binibining Pilipinas, two of the board of judges, they know me. They watch the show. So, hindi mo maitago. Yung host namin that time, Ariel Ureta, also watches the show. Okay. Yeah, kaya ang daming nakakaalam niyan. You were requested to quit from your crown, pero hindi mo ginawa. Paano mo ito dinefensa? Hindi ako nag-resign. Katwiran ko, I earned it. Binigay sa'yo yon. You were chosen by the board of judges. Hindi ka naman nandaya. Wala naman luto dyan sa pageant na yan. We did a press conference. In-expose namin kung ano yung ginawa nila closed doors. Nakinausap kami pagkatapos pinagre-resign ako. In-expose namin. Pagkatapos nang pumutok yung news na yan na pinagre-resign ako, tumawag na ang Viva Films. So, kumbaga, I took that direction already. Parang it was also a blessing in disguise on your part, di ba? Yeah, kasi alam mo naman, show business thrives on controversies. Right. So, pag controversial ka, it's actually advantages to your career. So, I would say in every challenge talaga comes opportunities in disguise. Correct. Just like the pandemic. Yes, I mean, these TikToks will not be here. I agree with you, yes. Yeah, this is a pandemic baby. I know. Oo, di ba? Kaakibat nun, I remember, there was another
na may kinalaman pa rin sa binibining Pilipinas. I think you were attending. Yes. Oh, di ba? Hindi ko makakalimutan yun eh. Dito asked diba? Talaga. You were not granted a ticket. Yes. Yes, you were not all the other beauty queens were invited. Mm-hmm. And then I was the only one who didn't have a ticket. Okay. Yeah. So what did you do? Si Gloria Diaz gave me a ticket. Okay. Kung nanonood si Gloria, I wanna say thank you. And then? Binigyan niya ako ng ticket. Uh-huh. So pagdating ko sa coronation night ng Araneta. Nabigla sila. Para sila, namutla sila. Para sila nakakita ng multo. Tapos sabi nila, why is she here? She's not supposed to be here. Nagbubulungan na. Yung mga staff na stress na. Si Stella Marquez, everybody, ina-approach niya. Lahat ng beauty queens nakaupo sa harapan. So lahat yan, isa-isa, nagko-courtesy call, beso-beso. Pagdating sa akin, hindi siya nagbe-beso sa akin. Dinedma ka. No, kamay. So lahat yung katabi ko, beso-beso. Tapos pagdating sa akin, kamay. Ano? She doesn't like me. Uh-huh. Yeah. Okay. But that's okay. Oo. Yeah. In this world, hindi naman kailangan na magustuhan natin ang isa't isa. Not here naman to please people. We're not in the business of pleasing people. I was just there because Gloria Diaz gave me a ticket. And I have a right to be there because all former beauty queens attend the annual coronation night. Yeah. Siyempre na andun yung sama ng loob mo, di ba? Na parang, imagine mo, ito yung pinagmulan mo, naging beauty queen ka, naging beauty title holder ka. And then, actually, yung sama ng loob, tanggap ko naman na hindi ako accepted. Yeah. Tanggap ko naman yon. Kaya lang, mas siguro nasaktan yung mga katabi ko sa na-witness nila. Kasi pinapaalis nila ako sa upuan ko. Oh my, oo. If she's watching now, if Stella Araneta is watching right now, kung may mensahe ka sa kanya, ano yon? I have no comment because, you know, in this world naman, you don't have to deal with people you don't like. You don't have to deal with people who hurt you. Yeah. I have been surrounded with so much love by people at this point in my life now. And these are the people that matters. I have a very good husband who loves me. I have the support of my family and friends and the industry. Kaya kumbaga, I will focus on those people who love me instead of focusing on people who don't like you. You were first married to a Japanese national. Yes, yes. Yeah. It ended in annulment. In annulment. Yeah, so I was annulled in 2010. And then I met my husband in 2014. That was 2019 we got married. It took me like 5 years before finally saying yes to the marriage. Kasi parang it's so hard to do the transition of like, I was doing soap operas pa left and right dito sa Manila. Tapos I would like go to the States for like a few weeks or a month and then come back home. So matagal bago ako na pa-oo magpakasal. The first marriage kasi, you stayed in Japan for some time. I stayed in Japan. Yeah. Gaano yung katagal? We were married for 15 years. Oh, matagal until yun. Until we became based in the Philippines. Okay. And then after that, it ended up in annulment in 2010. Mm-hmm. Yeah. And then you have 2 kids. Yes. Mara, siyang sumunod sa'yo, and Ken. Yes. Natapos na rin sa pag-aaral. Yes, wow. Ken is a civil engineer and a software engineer now. Wow. And then si Mara is doing great right now. She's based in New York and she has an American TV series. Wow. Where she's playing the lead. Wow. It's called The Fever for Viflix. Bakit si Ken hindi nag-interest sa showbiz tulad mo at saka ni Mara? Iba kasi orientation niya. Eh. He's very good in numbers, in math. So engineering is the way to go. Mm-mm. You met your second husband in 2014. That's correct. Yun ang gusto kong medyo magandang kwento dun eh. Uh-uh. You met him through? I met him through online dating. Nag-meet kami sa isang dating site. It's called Match.com. US-based ito? US-based siya. Pero I'm Philippine-based. So, ang Philippine-based, naka-block yung website na yan sa Philippines. Kasi alam mo naman dito, medyo maraming scammers. Right. So, I have a sister in Sacramento. Siya nag-aasikaso nung profile ko sa match.com. Mm-hmm. Siya din ang nagre-reply. Kasi hindi siya ikaw. May access sa States. Eh. Hindi ikaw. Yeah, until finally, when it was ready to meet him, I was gonna go to the States. No, kasi showing yung movie ko sa Yerba Buena Garden sa San Francisco. Mm-hmm. So, nung papunta ako noon, at that time, in 2014, biglang last minute, hindi ako sumipot, nag-cancel ako. Kasi nga, hindi ako pinayagan ng ABS. We were doing the legal wife that time. Mm-hmm. So, hindi ako pinaalis. So, ang nangyari, my husband eventually was the one who came to the Philippines. He found out that you're an actress here? He found out here na lang. Ah, okay. Yes, yeah. Alam niya, I'm a human rights advocate kasi he's a human rights lawyer. Yes, yes. Sa online dating, you exchange profiles. Ah.
Pagkatapos niyan, we added each other on Facebook. Mm-hmm. Tapos niyan, you can get to do chat. You could do Skype. Mm-hmm. You could do like, you could chat mm-hmm. on the internet. Yeah. Mm-hmm. Kaya nga, internet dating. Yes. Pero alam naman natin sa internet, you gotta be careful. Kasi marami nagpo-post na mga different profiles. Right. Marami mga scammers. Right. Maraming ano. Even in the so, US? Yeah. So, mm-hmm. both of us were just lucky that we found the real deal. Hanggang sa we became friends. And then finally, he came to visit the Philippines. When you saw each other for the very first time. Yeah. Siyempre, iba yun eh. Iba yun. Hindi. Ang naging first impression mo sa kanya at naging first impression niya sa'yo. He doesn't know that I'm an actress. So, nung nasa public spaces na kami, he realized na may mga nagpapa-selfie, nagpapa-picture. So, nagulat siya na I'm an actress. Pagkatapos, ako naman, I already know him. And the first thing when I went to see him, ang first thing na inabot niya sa akin is a lavender. Kasi nga, yung bahay niya sa California may lavender field. Oh. So the first thing he gave me is a lavender flower from which he brought all the way from California. Talaga? Yes. Actually kasi ikaw 'di ba na andun yung kinakabahan ka or excited. Well, ang sa akin naman kasi I'm a very realistic person. Mm-hmm. So when he first came here, I told him na I'm not promising that I'll be your girlfriend. I'm not promising that, you know, what I'm saying is I can guarantee we'll have a good time. So I want everything to be based on friendship with no expectations. Para mas maganda na yung realistic. Yes. It doesn't mean na kayo na just because he came to the Philippines. Right. I'll guarantee we'll have fun, we'll have a good time. Mm-hmm. Yeah, and let's see how things unfold. Yeah, I mean if it develops fine. If it doesn't go in that direction, we could still be friends. Wala namang masama doon. Yeah. I'm not the kind of person kasi na mahilig sa hunk. Mahilig din sa mga talagang Adonis type na guwapo talaga. Para sa akin kasi, the sexiest guy has the brains. Pag ang lalaki sa akin matalino, may attractive. Brains ka rin. Yes. Oh, di ba? So nag-swak din kayo doon. Okay. So that's the thing that struck me. Plus of course, iba yung heart kasi pagka maganda yung heart, yun ang mas importante sa akin. So he proposed to you when? He proposed in 2017. 2 years before the marriage. Yeah. Okay. Pagkatapos, the marriage happened 2019. In the US. Medyo dinidelay ko pa. Ikaw pa yung... I thought all the while nga, medyo nasopresa ako noon eh. Akala ko, same year kayo nag-meet, doon din kayo nagpakasal. No. When did you finally decide na magbe-base ka na sa America? It was also a major decision because your career was here. It's a major decision. Yeah. But you know what? I wanna say this, no, Tita Aster. 40 years yung career ko. I mean, I've been focused so much on my career for such a long time, walking the red carpets of the different festivals around the globe. But then when you find a really good man and really worth keeping, you're going to set aside that. So I decided na it's time to focus on my personal life. When you find a man who's a keeper, you stay. Anong ini-enjoy mo sa Amerika? Marami nga. Kasi ano, nag-gardening ka doon, nagpe-painting ka doon. First, no, boyfriend ko pa lang si Jonathan, he already built an art studio for me. Because he knew that you are... I think he already knows, or maybe that's his ploy, para magstay ako doon. Yes, kasi alam mo, I'm a creative person, kailangan ma-channel yung energy na creative energy. Pag wala yung creative energy, it doesn't do much for my life as a person. Once you're an artist, you're an artist. Boyfriend ko pa lang siya, yung isang room doon, kinonvert niya na ng art studio ko. Wow! Tapos he was so supportive in my first year kasi hindi pa naman ako sikat na artist sa California. Mm-mm. So what he did was, when I was like on my way to joining my very first art exhibit there, sinet up niya na ako sa mga magazines. Yeah, I came out in Sonoma Magazine, yung mga glossy magazines nila. I came out in the Press Democrat, yung mga top newspapers doon. Yeah, I had interviews on the Gazette. Dun, para ma-push, ma-boost yung ano popularity ko as an artist. Mm-mm. Yeah. Oh, nice of him. Yes, he's very, very supportive. Uh-oh. So, ang nangyari, right in the pandemic, just like you made the killing with this TV show right in the pandemic. Mm-mm. When I had my art exhibit also in the pandemic, I mean, I've been doing shows once a year, but in the pandemic, nung nag-art show ako, I really made a killing. I mean, I was overwhelmed dahil ang dami ng commissioned works. Wow. So commissioned works, not just in California, but some in Michigan. My works are in Texas, in Arizona. Mm-mm. Yeah, it's all over United States. And he must be so proud of you. Yes. Oo. Yeah. Alam ko nag-aral ka eh. Nag-aral ka in Chicago and Berkeley? No, I just attended some workshops. Some workshops, yes. Okay. I did workshops and I attended
once a year, we do a mosaic conference because I'm doing mosaic art. It's a combination of glass art and stained glass that you put together as mixed media. Yes, yes. So once a year, I would join art conferences. So I would travel across the country to join these art conferences. So you're busy pa rin naman pala sa America. Yes, kasi, commissioned because, works. Yeah, kasi nandiyan, nasa DNA ko na yun eh. Uh-huh. Na I'm a creative person. I'm an artist. Kinakailangan may avenue yan to release it. Tapos in between that, I would still continue my acting job. I just did a film called To Ken With Love. Yeah, it was directed by Mike Tal Placido. It was shot in LA, in the studios in LA. It's about the LGBTQ, yun ang tema nun. Tapos I also did The Sleepwalker ni Ara Child Harry. Wow. Yeah. So it was all shot in the US. Do you have an agent in the US? No, I don't have an agent. Ah, talaga? It's just that, you know, I think I have established my name and they would like keep in touch every now and then. Nagtataka ako sa'yo na nakakagawa ka pa rin ng proyekto sa Pilipinas. So how do you do this? I mean, they just contact me directly. Uh-oh. They contact me directly. Tinatawagan ako. And then if I'm in the US and there's a project worth doing, I come back. And he lets you? Of course, he's encouraging. Wow. He's very encouraging. Nakakatawa. Sabi ko sa'yo, pag ang lalaki is a keeper, you stay with him. I wanna add this, no? Alam mo, ang trabaho ng artista, it's a very unstable job. Na kuminsan, karamihan sa mga actors, actresses natin, may anxiety yan on when the next project will be. So, since I married my husband, wala akong ganyang worry na I felt so safe, so secured na if I don't do a movie, I would still feel I'm well taken care of. Dumating ka sa point na you're very peaceful. Galing. And nobody can match that. Oo. Your two kids are very close also to your present husband. Yes. They are. Yeah, they so, are. Do they come by to visit you there? They in do the US? Visit me in the US. Mm-mm. Tapos I come every now and then. Siguro mga 2 or 3 times a year I come back. Pero si Ken, naka-base sa Pilipinas. Naka-base sa Pilipinas. Si ano naman, si Mara nasa si New York. Si Mara is based in New York. Oh, pero umuwi rin siya if there's a project for umuwi her here. Umuwi rin siya, yeah. Galing. Yes. Ganda-ganda ng setup nyo, di ba? Uh-huh. Na parang I was never close to Ken. Uh-huh. I think nakita ko si Ken maliit pa. Maliit pa. Maliit pa. So, ngayon nagbinatan. Tsaka non-showbiz kasi. Oo, non-showbiz. At saka hindi ko talaga siya na, ano, kumbaga na subaybayan. Mm-hmm. Unlike Mara. Yeah. Mara got your, I think, she got your, not only the looks, but the talent as well. I would say, I would correct that. Mm-hmm. I would say my daughter Mara is much more talented acting-wise than me. You know why? Uh-oh. Kasi nung nag-start ako ng career ko, ang focus ko kasi Aster is money. Para sa akin, ang offers na pag dumating sa akin, ang concern ko kagad is talent fee. It doesn't matter kung gaano siya ka-daring, ka-bold, pero ang concern ko lagi talent fee. Si Mara hindi. Pag may offer siya, ang concern niya, proyekto. Is pag maganda. Piece? Yeah. And that's why in her first film, Palitan, she won Best Actress kaagad. And then she won an international award na rin as Best Supporting Actress in the film Jesusa ni Ronald Carvalho. Yes, yes, yeah. Yes. Kaya I would say na, ang concern ko to be a better actress came much later. Si Mara, umpisa pa lang, ang concern niya na kagad yung material, yung script, yung ano, it's not the money. Sa akin, baliktad. Oo. Yes. Pero I'm sure nagbago na yan ngayon. Hindi naman kasi siya balik-balik girl. Hindi niya pinagdaanan mo noon. Yes. Okay. Sa mga bago, sa mga upcoming actors, anong pwede mong i-share sa kanila? I know, lalo na yung mga gustong magpa-sexy, yung mga madaling ma-exploit. Yes. I would say sa industry na ito, it's not really the popularity. It's not the beauty or the looks. Kasi pag tumanda ka, the looks, they come and go, di ba? Ang success sa show, sa industry na to, sa show business, it's not the popularity, but it's the longevity. Kung paano ka tatagal. Oh, yes, imagine. It's the longevity. The actor will continuously have to reinvent herself. Exactly. Mag-uumpisa ka na. Yes. Ikaw yung nasa lead ka, ikaw yung support, leader, ikaw yung nagpapasexy. Mm. Hanggang later on, you become a mother. Mm-hmm. Tatanggap ka na ng mga mother roles. Tapos yan, tatanggap ka na ng mga character roles. You'll be open to cameo roles, basta markado. And then all of a sudden, magiging grandmother roles na. You're gonna be grandmother to the newer crop of actors. I'm open to big or small roles. Ang mahalaga is, lahat magampanan mo ng may justice, yung role na ginagampanan mo. And I'm a very realistic person. Hindi ako yung tao na, gusto kong gawin to. Yung focus ka na, mag-obsess ka na yun lang ang gusto mong gawin. No. You gotta understand na, yung the power of gratitude, I'm just to be grateful being around and grateful ako to be able to work with such prominent directors. Yeah. And the offers are still coming my way. Are there frustrations along the way?
while in this business? Meron din namang frustrations along the way. Like, for example, yung kalakaran sa industry na dati kasi handpick ang mga artista. Dumating sa point na auditions na ngayon. So sometimes, you audition for a certain part, tapos ngayon, you get frustrated when you don't get it. But you get to accept na there's always a role that's fit for you. Correct. And you're the perfect actor for that role. You just have to be open and understand na not all roles are for you. Anong sikreto ng Maria Isabel Lopez na up to this day, after 41 years, nandito ka pa rin? Siguro yung you establish relationships. That's the most important thing. Like you. You know, that's like one. Richie. Oh, yeah. Diba? Na relationship na kahit hindi mo makita, alam mong nandyan ang love. So I would say na relationships are very important in this industry. People just come and go, but there are people that will stay. And even actors, actresses that are no longer around, I am still in touch with them. Yeah, like sila, Sarcy Emanuel. Yes, yes. Hanggang ngayon, nakakasama ko rin, nakakausap ko pa rin. Naalala mo yung Cannes Film Festival. Yeah. Bakit naging controversial yung gown ni sinuot mo na green? Samantala, ang ganda-ganda nun. Hindi ko nga alam paano diba? Naging controversial yung it's just a gown. Oo, oh, di ba? A gown is just a gown. Oo, yeah. And besides, it was a red carpet, di ba? Alam naman mag-ano ka dun. Siguro nag-contrast lang yung red carpet sa green gown. Parang Christmas color. Pero actually, hindi naman big deal yun eh. Pero, dapat mas naging big deal doon na nanalo si Jacqueline Jose na best actress. Yung Marosa. Yes, diba? O yun na nga eh. Yeah. Diba? Alam mo naman ang mga tao minsan eh. Basta nag-trending ka eh. Okay nga sabi. Pero anyway, okay din. Dahil pinag-usapan. Umingay. Yeah. Sabi ko nga, parang kinumpara ka kay Pia Wurschbach. Hindi kasi iisang designer ang gumawa. Ah, si Albert Andrada. Ah, kaya naman pala. Yes, isang designer lang ang gumawa noon. Pero in fairness, maganda naman. At saan nadala mo naman? Yeah. You're a model. You're a beauty queen. Yes. Diba? So, hindi katakataka. Magsuot ka ng ganon. In your 41 years in this business, may kulang pa ba na gusto mong gawin? Isa lang sa mga plan ko in the near future is to write my memoirs. To write the story of my life. That's nice. Hope na makapagbigay to na inspiration. Yes. Kaya lang hindi pa muna ngayon kasi mga buhay pa sila at maraming maiskandalo. Pero simulan mo na. Simulan mo na. May ano lang doon. Parang hinihintay ko muna silang matigok. Pag-tigbak ng lahat sa kamulis sa sulat. Para walang maghabol sa'yo. Hindi, ibahin mo na lang yung character. I mean, the true character is there. Ibahin mo lang yung pangalan. di ba pwede yun? Pwede naman siguro, di ba? Alam mo naman, napaka-straightforward ko. I know. Kung gagawa pa ako ng ano. Hindi. Pero sabihin nila fake news. Ikaw ba, naging biktima ka ng fake news? Minsan, pag ang balita napunta sa ibang mouth, sa mga ibang klaseng Marites, nag-iiba yung version yan eh. Since alam naman natin na ganun ang kalakaran sa industry, sometimes it's not worth paying attention to kasi it will just die a natural death. Ang ano ba, Maria Isabel Lopez, marunong umiyak sa totoong buhay. Yeah, it's so nice to be human. And being hurt, feeling all these emotions, you use them to your advantage. Kung hindi ka marunong umiyak, you're not human. Kaya lang, syempre, kakambal niyan lahat ng klaseng emotion. Tatawa ka din. Anong pinakamatinding nangyari sa'yo na iniyakan mo ng gusto? When you lose your mother, syempre, iiyakan mo yun. If you experience betrayal, like in the case of my first husband, he's bipolar, so there's so much infidelity. So these emotions hurt you. But on the other hand, grateful din ako na you get to experience all sorts of emotion kasi yan ang mga panghuhugutan mo eh. At doon mo na unawaan. Yes, yeah, gives you a better understanding on life. Kaya nga, ang sabi nila, pagka ang heart mo nasusugatan, you become a better person. Otherwise, you will not feel the joy, you will not feel the gratefulness. Yeah. If your daughter is watching right now, Mara, anong mensahe mo sa kanya? Well, I just wanna say to my daughter, Mara, if you're watching right now, I know you're such a great actress and even better actress than me, and you deserve all the laurels you're undertaking now. Congratulations sa latest project mo, The Panic Attack, and the one on Netflix, the new TV series that you're doing right now. Congratulations. She's based in New York right now. And I would like to commend my children that they're all very in healthy relationships. Si Ken is dating Nicole Belmonte. So my son Ken, I'm so proud of him. They made very good choices. And Mara is dating Chandler Booth.
my children have very good partners. And of course, to your husband, na si Attorney Melrod. Oh, by the way, I want to congratulate my husband on the launching of his book. Here in the Philippines? Here in the Philippines. Okay. It's the Philippine edition of his book. Ah, may Philippine edition pa. Yes, it was well attended. So I would like to thank Balay Obrero. And the guests who came, maraming salamat. It was held at the Popular Bookstore. So congratulations, attorney. Yes, I'm supporting him now because of all the support he has given me. I love you. We deserve each other. Of course, mensahe mo sa mga supporters mo up to this day. I know 41 years, it's a long time na sometimes isipin mo yung mga fans mo in the 80s, mga nangamatay na siguro. But it's such a great feeling to still be very much around, to still be very visible. So, I mean, I owe it to you. I owe it to the networks that they continue to trust me. And I owe it to the many different filmmakers I have worked with at yung mga makakatrabaho ko pa. I mean, thank you for always thinking of me. Even if I'm out of the country, they reach out to me. So, wala, grateful lang ako talaga. I mean, life has been really good. And this show business, the industry we live in, it has been so kind to me. Yeah. Anak, bago kita pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Okay. Thank you so much to Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Fortuna, and of course, Dennis Coronel, Roland, and everyone. Thank you so much. Ever Belena, Hello Glow, Mosh View from Japan, Beauty Derm, Nutritech, thank you so much, Josh De La Luna, Aficionado by Joel Cruz, Erase Beauty Care, Vanilla Skin at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Siles Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Bebot Santos of Coloretic Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, thank you so much, Bob, Rikintina. With that, anak, thank you so much, thank you, Maria Isabel Lopez. Thank you so much, and mga kaibigan, maraming salamat muli. Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Mga kaibigan, maraming salamat. God bless us all.